Kung mayroon daw pong mas naaangkop na pamagat ang atin pong binasang talinghaga, ang atin pong binasang ebanghelyo, hindi lang daw po the parable of the prodigal son or the parable of the merciful or prodigal father. Tila angkop daw po na pamagatan ang kwentong narinig natin na the parable of the lost sons. The parable of the lost sons. Pareho pong naligaw ang dalawang anak. Pareho silang nawala o pareho silang nagwala, ang panganay at ang bunsong anak. Yung bunso, naligaw dahil sa kapusukan at dahil sa maling pasya. Yung panganay, naligaw, nawala dahil sa selos, dahil sa inggit, dahil sa katigasan ng puso. Pareho silang lumayo sa kanilang ama. Pareho nilang iniwan ang kanilang tatay. At napakasakit nito para sa ama. Nakakadurog ng puso para sa isang ama na iwanan siya ng kanyang dalawang anak. Yung bunso, harap-harapan, hiniling niya sa kanyang ama ang kanyang mana. Parang sinasabing, okay lang sa akin na mawala ka na sa buhay ko. Okay lang sa akin na mamatay ka na. Hindi lang lumayas ang anak. Pinalayas rin ng anak ang ama sa kanyang buhay. Yung panganay naman, naligaw din. Hindi pala pagmamahal yung dahilan niya sa maraming taon ng paglilingkod at pagtuwang niya sa kanyang ama. Sabi niya sa kanyang ama, ilang taon na ako'y naging alila mo. For years now, I have slaved for you. Hindi pala pagmamahal. Itinuring pala niya ang kanyang sarili bilang alila. At nakakalungkot din po yung dahilan ng pagbabalik ng bunsong anak. Bumalik ang bunsong anak sa kanyang tatay hindi dahil sa kabig ng dibdib, kung hindi dahil sa kalam ng sikmura. Pero gaano man po tayo naligaw, gaano man po tayo lumayo anuman ang dahilan ng pag-alis at paglayo natin, meron pong naghihintay sa ating pagbabalik. Isang ama na yayakapin tayo at hahagkan tayo sa ating pagbabalik. Mga kapatid, angkop na angkop po ang ating pagbasa sa panahon ngayon na humaharap tayo sa isang krisis. Hindi po natin naisip na isang araw ay darating po tayo sa punto na hindi tayo makapagtitipon sa ating mga simbahan. Nakasanayan po natin na magtipon para magpuri at magpasalamat sa Diyos, magsama-sama sa loob ng simbahan para makinig sa kanyang salita at para busugin ang kanyang katawan at dugo. Ngunit dahil sa krisis na ito, tila tayo po ay pinipigilan na magtipon bilang isang bayan ng Diyos. At dahil hindi po tayo makapagtitipon sa loob ng simbahan upang magdiwang ng misa, tila tayo rin, katulad ng bunsong anak, katulad ng panganay na anak, malalayo din tayo sa tahanan ng Ama. Bagamat ang dahilan po natin ay ang COVID-19 virus, tayo rin, sa maraming pagkakataon, naliligaw. Lumalayo sa Diyos. Sinasaktan natin ang Diyos. Kaya nga po, habang hinaharap natin itong mahirap na sitwasyon sa gitna ng krisis na ito, panahon po ito para kasabikan natin ang Diyos.
kasabikan po natin ng Diyos. At hindi lang po sana dahil sa kalam ng sikmura, kundi dahil sa kabig ng dibdib. Kasabikan natin ng Diyos, ang Ama na naghintay ng may pananabik sa nagbabalik na bunsong anak, na matsagang nagpaliwanag at umamuamo sa panganay na anak, ay siya ring nananabik na maghintay sa ating pagbabalik. Sa panahon ng pagkahiwalay sa Diyos, tandaan po natin na higit ang pananabik ng Diyos sa atin. Kaya panabikan din po natin ng Diyos. We have a home in God's heart. Let us invite Him to find a home in our hearts. Amen.